Ulit-ulit na ngang pinagsamantalahan ng amo, pinagkaitan pa raw ng tulong ng kanyang recruiter ang isang Pilipinang namamasukang kasambahay sa Kuwait. Nung dumulog siya sa embahada ng Pilipinas, tinangka pa raw siyang ibugaw ng isang Pilipinang janitress doon. My report, si Marisol Abdurrahman. Pinangarap ni Evelyn din na tunay na pangalan ang magandang buhay para sa kanyang pamilya. Kaya naglakas loob siyang pumasok bilang kasambahay sa Kuwait. Pero ilang buwan pa lamang siyang namamasukan, inabuso at pinagsamantala na siya ng kanyang amo. Nagpasaklolo si Evelyn sa ahensyang nagpasok sa kanya. Pero imbes na tulungan, winersa lamang siyang maibalik sa kanyang amo. Nung binalik po ako dun sa bahay namin, pinagtawanan po ako ng amo ko. Tapos naulit na naman akong nire-rape ng amo ko. Hanggang sa nire-rape na rin ako ng dalawa ng yung kapatid at yung ama niya. Nang nakakita ng pagkakataon, nakahingi ng tulong sa isang kababaeng delivery staff ng isang fast food chain, si Evelyn. Dumulog sila sa embahada ng Pilipinas. Pero hindi niya inasahan ang naging tugon nang nakausap niyang opisyal ng embahada. Ang payo po niya sa akin, tumanggap ka lang kahit magkano, kahit 1,000 dinar. Tanggapin mo lang. Huwag mo na ipakulong ang mga amo mo. Pero desidido si Evelyn na hanapin ang hustisya at hindi siya magpapabayad para iurong ang kaso laban sa mga umabuso sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin aksyon ang embahada sa sinapit ni Evelyn. Pansamantala siyang nanuluyan sa shelter ng embahada at doon nagpatuloy ang kanyang kalbaryo. Tinangka pa raw siyang ibugaw sa isang kababayan nagtatrabaho bilang janitress sa loob mismo ng embahada. Ayon naman kay Ambassador Lamberto Monsanto, sinuspinde ng janitress at pinauwi na ng Pilipinas. Ang opisyal na nakausap ni Evelyn, ni-recall na o pinauwi ng Pilipinas dahil nauna nang nasangkot sa kaso ng sex for flight. Hindi rin daw papayagan ang ganitong gawain sa embahada. Nangako rin ang opisyal na tuloy ang imbestigasyon sa kaso ni Evelyn. Wala naman po kasing binabalita sa akin, kaya hindi ko po alam kung naghihintay po ako dito sa wala. Kung wala naman po silang magagawa, sana tulungan naman nila akong makauwi na. Marisol Abdurrahman, GMA News.